Oh my God. Napakalalim naman ng first question. Binanggit ko pa kasi niya, tuloy ako na. ABS-CBN Studios presents... Kunin niyo na ako! A Dreamscape Entertainment Production. Mama, ay anak ka? Di mo alam ang bawat sakripisyo at desisyon kailangan gawin ng isang ina. Ang pambihirang kwento ng iba't ibang klase ng pagiging isang ina. Ang hirap i-define into words ang pagiging ina. It's like an harmony in the chaos. Sila yung kukumpas sa'yo ng kakalmahan sa kaguluhan. Sa totoo lang, yung pagiging isang ina, isang bagay lang siya para sa akin noon. Pero nung ginagawa na namin tong teleserye na Saving Grace, dito ko nakita na hindi nangangahulugan na nagluwal ka ng isang bata sa mundo. Considered ka ng mother. The woman goes through everything. The pregnancy, 9 months of carrying the baby, even after all that nurturing that goes through that. Para sa akin, ang kahulugan ng pagiging isang ina ay yung pagkakaroon ng isang pagmamahal na maibibigay mo ng walang kahit anong kondisyon. Maharap niya yung responsibilidad na bigyan ng magandang buhay yung bata. Siguraduhin niyang lalaking mabuting tao yung anak niya. Sabi ko sa isang dialogue ko dito na ang pagiging ina ay malalim, parang dagat. Pag nagalit, nang hahampas. Talagang ang pagiging ina, ang number one. Parang yun ang buhay mo. In a lot of ways, it's more important than being a wife. Ang Japanese hit drama series at Asia's most exported scripted format ay magkakaroon ng mas malaki at mas maingkat na kwento on its Philippine adaptation. Saving Grace is about a reluctant teacher named Anna who tried to save Grace from abuse by eventually kidnapping her, which sparked her into a journey of self-healing. Saving Grace came from the series Mother. Ginawa siya ng Nippon sa Japan noong 2010. Tayo na yung 10th na mag-a-adapt. So, tinignan namin yung cultural context kasi iba tayo sa mga Japanese. Pag pinanood mo yung original material, it is very quiet, very less dialogues. Dahil very much kinater into the Filipino audience itong Saving Grace. So, yung mga ina-expect nating high tension, high dramatic scenes, suguran, yung mga sambalan, yung mga ganyang nakaka-excite na nagbibigay suspense, nandito siya sa version na ito eh. Pinagbibidahan ni na Julia Montes, Jenica Garcia, Sam Milby, Elise Hoso, Christian Bobles, Janice De Belen, and the megastar Sharon Cuneta. Ako dito si Ana Sarmiento. Isa akong teacher muna. And may passion ako sa pag-aaral ng mga birds. Pero ako yung tipo ng taong may wall because ang daming takot. Takot magmahal, takot ma-reject. May nakilala akong bata, which is si Grace, na nagbago ng buong buhay ko. Papaano yun, nakaplano ng lahat sa buhay mo, may babasag nun. Handa ka ba? Handa ka bang magpakaina? Ako po dito si Sarah Banaag. Isang ina na sa totoo lang po, hindi po talaga dapat tularan. Mahal niya yung anak niya, pero mas mahal niya ang sarili niya. Pag nagkagipitan na, uunahin pa rin niya yung sarili niya. Ako si Julius Hernandez, TV producer ako. He has a moral compass. Getting involved with Anna and Grace, nagcha-challenge siya kung alam na yung tama, ano yung mali. It's a gray area para sa kanya. I am Jessica Valdez, isa akong lawyer. Anak ako ni Miranda Valdez na nanay ng bayan. Dito sa Saving Grace, makikita natin ano ang pinapaniwalaan ni Jessica Valdez bilang anak, bilang tagapagtanggol ng bayan. I am playing the character of Chito Sumulong, partner ni Sarah Banaag. Somehow, tumatay yung stepfather ni Grace. Parang wala kang makitang pagmamahal doon sa karakter na piniplay ko. Laging merong malalim na pinagmumulan kung bakit nagiging ganun ang isang tao. The journey of my character as Helena the mother, madami siyang inabot.
pain, there's a lot of compromise, there is a lot of trying to fix everything, pero hindi naiintindihan ng iba. I play the role of a very successful television show host. Siya parang Oprah na halong Barbara Walters. Ang advocacy niya ay ipaglaban ang mga mothers na in need in any way. Parang siya yung nanay ng bayan kasi gusto niya ng justice. Pero mayroon din siyang tinatagong sikreto. Yung nais niyang itama from her past bago siya naging successful. Kasama ang mga karakter na susubok sa katatagan ng isang ina. Eric Fructuoso, Sofia Riola, Adrian Lindayag, Mary Joy Apostol, Aya Fernandez, Carl Gabriel, Andres Del Rosario, Emilio Daez, PJ Endrinal, Fede Los Reyes, Daisy Carino, Lotlot Bustamante, Jung Cuenco, Alma Concepcion, Ramon Christopher, introducing Zia Grace. Si Grace po ay batang inaapi, hindi po mahal ng mama. Pero, stay positive po pa rin siya. Masaya po ako na ako po napili as Grace. Kasi po, dream ko po talaga maging artista. Happy po ako na natupad ko po yung wish ko. Na-amaze ako doon sa bata kasi maliit lang, pero na-absorb niya yung complexity ng pagkatao ni Grace. Para akong tinutusok sa puso kasi, naiintindihan niya. Dini-debrief yun. Tapos I work in close coordination with the parents and then the psychologist. Get ready for a crying fest this 2024. I love every member of this cast is so talented. You know they know exactly what they're doing. It enriches you as an actor. I never stop learning and I love that I'm learning from great talented people. Ay, ang sarap-sarap maging isang actor. Kasi yung mga co-actors mo, ipaparamdam niya sa'yo kung ano yung dapat mong maramdaman bilang isang karakter. Hindi na mahirap para sa akin na mag-fit dun sa shoes ng karakter. Napaka-palad ko po kasi meron kaming dalawang direktor na talagang nag-guide sa amin para hindi kami malayo sa kung paano dapat ang aming karakter. I always ask the characters, the actors, go deep into the wounds of your character. Hence, it's giving more of a French flavor, mas introspective. You kind of juxtapose the romantic setup visually at saka yung moral decay ng character. Di ba sanay na sanay tayo sa teleserye? Yung mga nanay, superheroes natin sila. Pero dito, ginawa talaga silang tao, pinakita na nagkakamali sila. Magkakaroon ka ng introspection bilang anak or kung nanay ka bilang nanay or bilang asawa. Ano yung gagawin mo given na ito yung sitwasyon ng mga tao? Ano yung pwede mong gawin at ano yung dapat mong gawin. For Anna, the character, that moment is the right thing to do. Hindi naman natin sinasabi na tama siya or mali siya. We just want to show the situation and it's for the people to decide what is right and what is wrong. Ang teleseryeng magpapayak sa bawat Pilipino. Pati lang ako talaga yung asa ko. Masuna po ba ako? Yung nanay ko ba? Hindi ba ako mahal? Kailangan mo na maghanda ng tissue. Each mother in the show goes through their journey. Food for the soul ang tingin ko po sa serya namin. Pag pinanood nyo, lahat yatang emotions nyo matatouch po. This is the last project ko with Sir Deo. Ito yung pinangako ko sa kanya. So, napaka-importante sa akin ng project kasi kailangan nating makakilala ng Grace na ililigtas din. Saving Grace. Ngayong November 28 na sa Prime Video.